Tapos ang pumasok sa isip ko, yung painting ko. Sabi ko, siguro pag ito pinag-combine ko, magkakaroon siguro ako ng extra income dito. Baka mapakinabangan ko ito in the future. So, I've been all around the globe trying to protect your soul. Welcome! Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. What is Driftwood Art? So this is Driftwood Art kasi nag-start yan 2016. Lumipat ako dito sa Lantau Island, dito sa Hong Kong. Kasi dati nakatira ako sa May City, sa Olympic. Malapit ako sa dagat. So mahilig ako mag-painting kasi before. As in, painting lang ako. Painting. So yun, pinibenta ko siya sa DeviantArt online. Sabi ko, parang ang hirap. Ang hirap magkaroon ng income na parang hindi siya ganun ka-ano, hindi siya ganun ka-unique. Sabi ko. So gusto ko parang kakaiba naman. Nung nalapag ako ulit sa Lantau Island, malapit ako sa dagat. Nung pumunta ako sa dagat, nakita ko ng ano, ng kahoy. Babad na, talagang driftwood na talaga siya. Babad na yung tsura ng kahoy, kinainan ng alat ng tubig. Mm. Talagang may mga detalye na yan. Sabi ko, anip. Okay ito ha. Parang pero yun ano, palang art na. Oh, art na talaga siya. Tapos ang pumasok sa isip ko, yung painting ko. Sabi ko, siguro pag ito pinag-combine ko, magkakaroon siguro ako ng extra income dito. Baka mapakinabangan ko ito in the future. So nag-try ako ng apat. Inuwi ko yung mga driftwood na galing sa dagat. Inugasan ko hanggang sa in-treatment ko sila. Gumawa ako ng paano siya i-treatment. Tapos nung nag-post ako sa social media, yung apat na obra ko, may nag-message sa akin, may nag-PM sa akin. Binibenta mo ba yung driftwood mo? Mm-hmm. Ang ganda naman ng artwork mo, binibenta mo ba yan? Actually, ano eh, first time ko kumuha ito. Pero since ako, syempre, practical tayo, kailangan natin ng income, oo, binibenta ko. Isip mo, o nga, no? O baga, wala ka pang iniisip na gawin, pero umuo ka na lang. Oo, pwede. E tapos, nung sinabi kong oo, ayun na, tuloy-tuloy na. Mm. Dinaggawa ulit ako ng opera. Tapos, may nag-message naman sa akin, mga puti naman, mga Americans, tsaka mga ibang bansa, nag-message na. So, simula noon, parang yung passion ko sa pagsasayaw, nalipat siya sa driftwood. Kasi dun sa driftwood, nagkakaroon ako ng extra na hindi ako pagod yung buong katawan. Isip naman ang gumagana. Kumbaga yung artistic side mo, ginagamit mo. Artistic side, creativity. Oh, ginagamit mo sa sayaw yung artistic side mo. Pero pagdating sa driftwood, kumbaga physically, okay ka. Ginagawa ko na siyang visualize. Hmm. Hindi siya imaginary na pagsasayo ka lang, di ba? Kasi more, painting kasi is, ano lang, more imaginary lang din, di ba? Mm-hmm. So, pero ito kasi, ginagawa ko siyang parang, nagkaroon siya ng dimension eh. Nagkaroon ng, parang sculpture na. Naging sculpture na siya eh. Naging three-dimension na siya. Mm-hmm. So, yun, dun ako nagkaroon ng interest sa paggawa ng driftwood. So, since nung nagtuloy-tuloy na, marami na na-inganyo, nag-start na ako niyan. Doon ako nag-start mag-create ng group ko, ng title ng aking ano, small business. Driftwood Pinoy. Pinoy Art. Art. Max. Yung pala, ano na eh, parang, ha? Kasi kakaiba siya eh. Totoo, saka unique siya. Makikita mo talaga yung tsura ng mga kahoy. Hindi siya talaga yung inukit mo. Hmm. Kasi ang sa akin kasi, pag pupunta ako ng dagat, hindi ako yung kuha lang ng kuha. Kasi hindi naman lahat ng kahoy doon is matitibay. Mga iniwan na ng kitagal na panahon eh sa dagat. Mm. So kailangan mong piliin talaga. Saka sobrang unique niya na parang wala kang ginagawa na pareho. Alam mo 'yun? Wala pa lang eh. Kasi yung isang part ng kahoy. Nakita tas kumbaga ang tingin ko doon kahoy. Pero ang tingin mo doon art. Bahay eh, parang ganun. Or isang taong sumasayaw. Parang ganun, di ba? Di ba yung nakikita mo eh? Kumbaga, diba? minsan kasi nasa mata na eh, no? Nasa mata na ng tao. Meron akong isang beses nga na doon ako sa, hindi ako nagkakamay, nasa Quezon City ako, no? Merong isang blank wall dyan. Talagang blank siya. Tapos nung tumingin ako ganun, alam mo nakita ko,
mapa ng Pilipinas. Ano? Ah. So, nung ginawa ko, pinainting ko, sinundang ko lang. Lumabas talaga mapa ng Pilipinas. Sabi niya, ano yan, nasa isip mo? Hindi, kung ano lang inakita ko sa wall, sinundang ko lang, tinrace ko lang. So, dun parang lang kasi yung mata mo. Rating ko mataas. Mataas yung level ng credit. Kaya yon. So, nung nagnegosyo na ako, ayun na. Inumpisan ko na siya hanggang sa mag-save ako, mag-save. So, nung nagkaroon na ako ng mga customer, doon na ako nag-forsige na, ituloy na yan. Dire-diretso na natin to kasi may opportunity na darating dito. Meron siyang, ang ganda ng outcome eh. Mm. Ang ganda ng pasok ng customer. For more OFWpreneur stories or kung gusto mong tumambay, click here! 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 Subscribe here!